Magandang araw po. Nandito po tayo ulit sa akin channel, TR Kitchen and More. So, today po ang i-content ko po sa ating video, ito pong pinaplano namin gawing business. Kung makikita niyo po sa video, ayan po, medyo hindi nga lang kagandahan yung mga kuha at saka yung lugar ng pwestuhan kasi wala pa kaming planong gawing business to. Pinag-iisipan pa lang. Ngayon, kung marami yung papagawa, marami mag-request, then sige, tutuloy namin. Ngayon, magbibigay ng konting input doon sa gumagawa. Bali, itong plano na to, nagtulong po ang papa ko at saka po yung chewing ko. Ngayon, unahin ko muna yung papa ko. Papa ko po, matagal na pong welder. Hindi lang po mga ganyang kaliliit na klase ng bakal lang mo yung welding nila. Sanay po sila sa mas malalaki, mga trailer, mga bulk carrier, anything na mga trucks na mga ginagamit, mga heavy duty trucks. Yan po ina-assemble nila at saka wine-welding nila, nire-repair nila. Then kung familiar din kayo sa clamshell, yung tinatawag na clamshell, yan, isa rin sila sa mga gumagawa niya noon. During 90s, isa po ang kumpanya nila na nagpalaganap ng malaking supply ng mga bulk carriers na binibenta ng amo nila, silang gumagawa, papa ko nagpaplano. Actually, walang engineer ha. Papa ko lahat ang gumagawa ng plants na yun at saka siya lahat. Then may mga tauhan siya, itong chewing ko na makikita niyo sa video, isa sa mga tauhan ko, isa sa mga tauhan ng papa ko yan. Diyan na rin siya natuto ng welding. And then ito, itong chewing ko, marami ng sikat ng mga companies na napuntahan nito. Since ayun nga, nagkaroon ng pandemic, tsaka nagkakaedad na rin, hirap na rin siya makahanap ng trabaho once na naalis siya. Noong nakaraan, maganda yung trabaho niya, nadidestino siya kung saan-saan. And then, after nun, medyo nalalayo na kasi ano eh, nag-stay in siya eh. Minsan Pangasinan, minsan na La Union. Ang lalayo kasi kaya yun, hindi siya nag-stay doon matagal, kaya bumitaw na rin siya. And then itong pandemic, ang huli niyang alam kung naging trabaho niya, eh yung sa mga kondo. Mga halos ganito rin yung ginagawa, ipapakita ko sa video na to, ganito rin yung ginagawa. So hindi lang po talaga kami nakapokus sa gantong gawain na ito, ang tinatawag na roof deck na to, hindi lang sa ganito. Actually ako, natuto rin ako ng welding sa papa ko eh. Matagal na rin. Welder din ako, kaya lang hindi nga lang masyadong natutukan. Pero nasama rin ako sa pagbubuo ng mga bulk carrier na yan. Nasama rin ako sa mga yan. Tsaka natuto na rin ako mga paano mapagsukat-sukat. Mga ilan-ilan lang dun. Pero itong papa ko, tsaka itong chewing ko, ito talaga, natatawag kong master na to. Kaya na nitong gumawa, sabi nga ng chewing ko eh. Kung may mapapagawa raw eh, sabihin lang kung anong gusto, kung anong design. Basta bigay lang daw, tsaka mga sukat. Kahit aeroplano raw, gagawin niya eh. Ayun nga, dahil nga sa ganong klase na kakayahan niya, dito sa maliit na klase ng ginagawa na to, ano na to, maliit na bagay na lang to para sa kanya. Kaya lang, alam nila, ang kagandahan ko sa pagmagaling na welder, alam nila yung quality ng ginagawa nila. Kumbaga, number one kasi sa bakal, ito ha, papaliwanag ko. Ang bakal kasi, ganito. Katulad nung bumili kami ng bed frame noong 2009. Then naundoy yung bed frame na yun. After maundoy yung bed frame na yun, weeks ago, may pumutok sa ilalim, may bumigay. After nung bumigay yun, unti-unti na, nadamay-damay na lahat hanggang sa hindi na namin magamit. Kaya kung mapapansin sa video, yung nakatayo doon sa post, piniti ko na post na kulay maroon. Pinipiti ko. Yun, isa alam ko sa bed frame namin yun, na wala na sira na. Sobrang nipis ng bakal and then yung quality ng welding talagang masasabi nyo parang inano na lang eh, parang dinikita ng pace eh. Kasi nga, yun nga ang bakal kasi ganun, once na ang welding ng bakal, kunyari sa isang lugar na tinira ng welding, maigsi lang yan, binuo mo yung welding na yan, tapos sa kabila, yung winelding mo sa kabilang side naman, isang spot lang o dalawang spot lang. Pag bumigay yung winelding mo ng dalawang spot na yon, madadamay na lahat yan, damay-damay lahat yan. Pag kumalas ang isa sa mga bakal na yan, dadamay-damay lahat yan. Ganun ka-anong bakal, karupok pagka mali ang pag-welding. Nagiging marupok siya dahil sa welding, pagduktungan. And then, sa, kung mapapansin nyo, yun dun sa ibang part niya, naka-bolt na siya. Kumbaga, ano to, detachable to. Pwede nyong kayo mismo, pwede nyo ilipat sa sarili nyo na ma-assemble nyo. Parang ano rin, sa commercial din, na nabibili mga commercialized dyan na ganitong pagkakagawa. So, yun nga ang ginawa namin, ganong klaseng gawa. Kasi nga, isa pa, yung kwarto maliit.
binagay lang doon sa kwarto yun. Pero nagko-customize po kami kung anong gusto niyo request. Kung depende sa sukat ng gusto niyo paglagyan, kung anong laki ng mga beds niyo. Pwede naman po 'yan by request. And then pagdating naman sa presyuhan, siyempre halos dikit lang naman ang presyo na ibibigay namin doon sa commercial na nabibili. Pero ano ba ang advantage namin doon sa commercialize? Una-una, commercialize. Commercial nga yan eh. Ibig sabihin pag commercialize, parang ano yan eh, low quality. Kasi kaya ginagawa ng low quality para di ba, hindi pang lifetime. Kasi nga, para bumili ka uli. Ganun yan eh. Ganun ang sistema ng mga, ano eh, mga gamit natin sa ngayon eh. Kumbaga parang disposable na sa panahon ngayon. Kasi nga, para kumita ang isang kumpanya, kailangan gumawa sila ng low quality. Para at least 5 years, 10 years, sira kagad, bibili ka ng bago. Ganun po ang nangyari sa mga ano ngayon, tinda-tinda natin yan dyan, nakikita ngayon sa mga appliances. Kahit sa TV, pare-pares lang yan, ganun-ganun din magagawa nila. Hindi tatagal talaga. So itong makikita nyo na ginagawa namin, pang lifetime po talaga to. Huwag nyo lang sisirain ha, pero to lifetime to sa tingin ko. Sa klase ng welding nito, quality ng bakal to, pang lifetime to. So yun lang magagarantee namin sa inyo, yung quality ng welding dahil magmumula ito at gagawin ito na isang tinatawag natin master welder. Wala na po tayong masasabi pagdating sa paggawa nito. So subaybayan nyo lang po yung ibang magiging project namin, and then sana mag-click yung negosyo para mas maduktungan pa yung mga video na to. Kaya hanggang sa muli po, maraming salamat po. Papansin nyo. Ayan o. Medyo malalaki siya. Heavy duty po yung gagamitin dito na mga bakal. Hindi po ito yung commercial na bakal na ginagamit sa mga nabibili sa mga appliance center. Yun po kasi, napansin ko, sanay kami bumili dyan. Saglitan lang yun, ano, bumibigay. Tapos, syempre, mga welding, pati nung pagka-welding, hindi rin maganda. Ito, at sabihin ko sa inyo, heavy duty po lahat to. Itong gagamitin namin dito. Makakapal siya, hindi siya basta ano, hindi siya basta bakal na manipis na parang yero. Yan siya, oh, kapal oh. Kaya ito, pag ito nakabit na, sigurado to, hindi to kagad mababaklas-baklas tulad ng mga iba nabibili. Mga ano yun eh, kumbaga sa klase ng gamit, yung mga ganun mga kama na dibakal, disposable. Ito, ano ba itong nakapano ko? Ito, tulad nito, itong maroon na to, ito. Ito yung ano, yung common na nabibili sa commercial. Tingnan nyo yung bakal niya, nipis o. Ito mo, yero-yero tunog. Samantalang ito, kung papansin ninyo, tingnan nyo yung tunog kanina. Iba, matigas. Ito halatang yero. Ito, yero-yero, di ba ito? Tigas. So, yun po yung pinagkaiba. Ito isa.
Parehas ng tunog. Oh. Parehas lang. Kasi magkasing kapal siya. Yan ang gagamitin namin pagka gumawa kami. So ang gawaan nito, umabot ng maximum siguro 3 days kasama preparation. Hindi siya ganun kabilis din gawin kasi marami pang bini-welding. Then, tsaka syempre, dapat pulidong-pulidong gawa. Mahirap naman na gagawa tayo nito. Tapos saglitan lang bumigay, nakakahiya naman sa nagpagawa. Diba? Kaya ito, heavy duty. Tsaka ang mapansin nyo, naka-bolt po yung iba niya. Bolted po lahat. Ano ba? Baga ito, transformer to, pwedeng kalas-kalasin to. Yan o, naka-bolt siya. Pwedeng kalasin para ma-deliver din kagad. Tapos mabilis ikabit din. So, yan po siya. Antayin na lang po natin yung finished product nito. Huwag ka nakakabit na. Makasilo talaga yan. Itong ginagawa niya to parang ano to, elevated na kama or lop bed ang tawag dito. May nakapost na nito sa FB yung picture na ganitong itsura. So pag natapos tong gawin, kukunin lang po namin siya na nakakabit na. And then kung gusto niyo magpagawa, yan po yung gumagawa natin. Matagal na pong welder yan, halos ta 2 dekada na pong welder yan. Iba't iba na po nagagawa niya, hindi lang po sa ganito, steel gates, maroon din to sa tinatawag natin sliding doors. Basta halos lahat ng tungkol sa bakal, iasa nyo rito, magaling to. Kung gusto nyo mga prebo ng picture, marami yung papakita rito, marami yung stock na picture dito, mga luma pa, since 1990s. May mga picture akong papakita kung paano bumanat itong tao na to. Kilalang-kilala na sa amin dito sa lugar namin na magaling tong welder. Then syempre, pag welder ka, dapat Peter ka rin. So, yun. Welder Peter po to. So, yun na nga. Abangan na natin yung mga susunod na mga video nito na pagtapos na niya. Pag nakakabit na, mas maganda itong tignan. Okay, maraming salamat po. Yan na po siya. Nakakabit na po. Medyo maliit ang tong kwarto na to eh. Kaya, ayan. Yun, kung ano lang yung kasya niya, yan lang po yung pinilit ipasok dito. Ayan po ang ating master welder at saka master builder. Ayan. Then napapakita ko rin po sa inyo yung ano nito, yung mismong pinagkopyahan nitong gantong design na to. Pero to iba to ha. Hindi to parehas na parehas dun sa pinagkopyahan kasi since maliit nga yung pwesto niya, hindi na po siya nilagyan ng ano, ng mapansin nyo, di ba, wala siyang stand dito sa mga gilid na to. Ito lang ang stand niya dito na sa side na to, tsaka sa side na to. So, yun lang po. May mga ilalagay pa raw dito, hindi ko alam po ano pa eh. Napapanga sa ilalim, parang office ano yan. Ah, okay. Yan, ikalawang gawa na po to. Pangalawa na to. Yung isa kasi okay na, kabit na. Pangalawa na to. Yung isa nakatayo. Yung isa na andun na. Yun lang, hindi ko makita yung mga picture na luma na may mga bulk at saka clamshell na ginawa nyo. Wala na yung mga picture ko. Hindi ko mahanap eh. Nag-ayos kasi kami sa bahay kaya hindi ko nakita eh. So yan, di-documentary lang po natin itong gawa na to para po makita nyo kung gaano po talaga kapulido. Kasi po yung sa commercial po na nabibili, madalas nakikita natin sa lalo na sa mga malls. Karamihan yung manilipis talaga yun. Tsaka yung siyempre yung welding niya, spot lang. Ito kasi hanggat maaari, yung mga critical area niya, pinupul weld namin. Kita nyo, kung gano'ng kakapal niya. No?
Diba? Ang kapal, oh. Heavy duty talaga to. Kasi to pang matagal to, pang habang buhay itong na pwedeng magamit. Hindi ka tulad naman nabibili. Kasi dalan-dala na talaga kami sa mga commercial na gawa, eh. Talagang saglitan lang, sira. Mga naalala ko, yung isang kama namin, parang 5 years lang ata tinagal. Baksak na, katulad nun, oh. Kita nyo, nasa dulo, oh, diba? Ayun, oh, red yung parang maroon na yan. Wala na yan. Saglitan lang nagamit yan. Kaya yun po, ang pinagkaiba talaga nitong ginagawa na ganito. So mga frame po na solid frame. Dito kayo magpagawa, sigurado, tatagal pang habang buhay. Kasi hindi spot-spot welding lang to. Talagang halos pinupool weld doon lahat ng lugar ng mga critical area. Kasi mahalaga po yan, eh, para hindi magkalas-kalas. Kasi dyan nagsisimula yung pag nagkalas yan, isa yan, wala na, sunod-sunod na yan. Kasi madadamay na iba, hina na. And then kung sa kahoy naman po, ang kahoy din kasi may lifespan din ng kahoy. Hindi rin tumatagal ng kahoy. May kahoy din po kasi na ganito, na design. Hindi rin tumatagal yun kasi magpamakuan nun. Overtime na nagagamit ko, nagagamit, kumulog yung pamakuan, doon na magsisimula masira. Kaya hindi rin maganda yung kahoy na ganito. Ito talaga, pag bakal, heavy duty to. Ang habang buhay, kaya to. Yan, nakita nyo. Doon sa commercialized na yung katulad ng red na yon, nakikita nyo na yun. Isang spot lang yun. Ito kita nyo, ilang welding ginagawa. Oh. Umabot ng 5-6 na welding. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Pinito na. Yun, ganun siya karami na welding. Hindi siya, it's dalawa, tatlong spot, tapos na. Diyan kasi mo lang bumitaw ang bakal, eh, pagka mahina, pagkaka-welding. Tapos hindi pa magaling nag-welding, yung pa isa. Natuto lang humawak ng electric welding, eh. Kala na, ganun lang yun. May ano rin po yan, may mga technique din yan. Paano patibayin. So, yun lang po. Dinidocuments ko lang po lahat ng mga ano, para po malino sa inyo paano ginagawa siya. So, yung finished product po, nandun sa loob. Papakita ko na rin, pinakita ko na rin sa isang video ko na yun. Kaya lang, hindi pa talaga ganun na ano, kasi wala pang setup, eh. Hindi pa malinaw yung anong gagawin nila doon sa ilalim. Kaya hindi pa ganun kaganda ang tignan. Ang pinakita ko lang po kung paano siya nakakasana, nakaready na. So, tignan na lang po natin kung ano pa yung mga susunod na magagawa.